Hello, hello, hello! This is Feel Good Business TV at ako po si Aireen. Ayun mga ka-Feel Good, ngayon ay gagawa na naman tayo ng another video na kapupulutan nyo na naman ng kapaki-pakinabang. Bali, after nung vacation namin, di ko na matandaan. Ngayon na lang ulit ako nakapaggawa ng video para sa inyo mga ka-feel good kasi medyo loaded. Ngayon nga, ongoing yung printing namin, pero gagawa pa rin tayo ng video para sa inyo, guys. Ayan. Isishare ko sa inyo ngayon kung mababalikan nyo yung mga previous video ko. Nagawa na natin to. Yung paggawa ng parang PBC ID. Same process siya. Pero ang gagawin natin ngayon is photo card, pero iba yung materials. Same process, pero iibahin natin yung materials. Mas affordable siya. May dumaan na motor. Maingay, guys. Pero diretso pa rin tayo. Para wala nang cut. Dire-diretso na to. Ayun, ang isasample natin ngayon, dahil napapanahon, marami nag-order sa amin ng K-pop? Photocard? Yan, yun ang isasample natin. Guys, K-pop. Okay. Nagagawa ko to, guys, para sa inyo, ah. You're fired! Heart. Proceed tayo sa mga materials na gagamitan natin, guys. So, eto siya. Siyempre, meron tayong, glossy photo paper. Double-sided siya. Back-to-back siya is glossy. So, yung thickness, depende na lang sa inyo kung ano yung choice yung thickness. So, kami, ang ginagamit namin it ay 160 GSM. So, ayan yung thickness. Tapos, mapapansin nyo, guys, nag-prepare na ako ng print para mamaya, dare-diretso na tayo sa paggawa natin. Yun. Tapos, gagamit tayo ng Phototap. Kasi may mga nagsasabi na tawag dito, hindi ba siya na-i-scratch, ganun. So, parang meron silang mga hinahanap na something-something na ganun. Something-something na ganun. What the? Yung mga nag-o-organize ng event. So, parang nag-experiment kami. To improvise, lalagyan natin siya ng Phototap, guys. Yan. Ito siya. Laminating film Phototap. Matte yung gagamitin natin. Tapos, imbis na paper lang siya, kasi manipis, gagawin natin, ilalagay natin siya sa PVC. So, ito siya. Yung PVC board natin, yung ginagamit natin sa paggawa ng ID. Yan. Sa mga nagtatanong, ito yung ginagamit namin na brand. Kui. Ayan. Ito yung ginagamit naming brand, guys. So, andyan siya. So, syempre, paper cutter, kung wala, scissor na lang. Kung ano yung available, yun na lang yung gamitin natin. Tsaka, tawag dito, PVC die cutter. Okay, hiwa-hiwalay, guys, yung mga gamit ko. Ayan, PVC die cutter. Tapos, itadaan natin siya sa laminator. So, yung laminator natin, guys, ayan, meron na naman sasakyan. Kanina motor, ngayon jeep naman. Diba? Napakaingay. Pero, tuloy-tuloy tayo, guys. Walang makakadistract sa paggawa ng video ko. Para sa inyo yan. Ayan. Tawag dito, gagamit tayo ng laminator. Yan. Pero, in cold, lang siya. Papadaanin natin. So, wala siyang temperature. Cold. Ang tawag doon? Nakaset lang siya sa cold. Okay. Papadaanin lang natin doon para maganda. Para smooth yung pagkakadikit. Okay? So, yan. Sisimulan na natin. So, sabi ko nga, kanina, nakapag-print na ako para dare-diretso na tayo. So, ito yung napili kong design ng K-pop. Diba? Tapos, kuha ko ng laminating film. Yan, guys, ha? Pasensya na kung mabagal. Pero dapat may turo ko ng maayos. Kaya step by step tayo. So, yan. So, tulad ng ginawa natin dati sa ref magnet, i-peel off nyo lang siya. Yan. Sa side. Para mas makuha nyo na madali. So, wala akong kuko. Medyo mahirap. So, yan na siya.
So, pag na-fill up nyo na, guys, pag na-fill up nyo, tupi nyo lang. Tupi lang natin. Ay. Teka lang, ha? Dahan-dahan. Tupi natin, guys. Yan. Tapos, ididikit nyo lang doon sa top. Yan. Dikit lang natin. So, make sure na tawag dyan. Pantay. So, nag-bubbles. Ay, hindi. Makukuha naman natin siya. So, yan. Pe-press lang natin, guys. So, kahit mag-bubbles yung pinaka-top, yung wala sa design, okay lang. Kasi makakat naman yan mamaya. Ayan, nadikit na natin, guys. Tapos, ano, papasok natin, idadaan natin siya sa laminator. Wait lang, ha. Tapos ko naman na to. Para meron akong space. Tapos, sabi ko kanina, wala naman tayong required na temperature. So, i-on lang natin. I-on lang natin siya, naka-on. Tapos, naka-forward. Tapos, naka-off. Ay. Ayan. Dito tayo sa cold. Okay? So, pasok lang natin. Tapos, hahawakan nyo, guys, yung pinold nyo, ha? Kasi, pag di nyo hinawakan, sasama siya. Wait lang. Ayan. Habang pumapasok siya, tatanggalin nyo yung paper. So, yan. So, marami akong nagastos na utot, ha? Pero okay lang. Kasi for sample naman natin. Ayan. Just wait for a while. Mabagal. Ayan. So, yun guys. So, off na natin yung laminator. So, yun guys, yun yung kagandahan, di ba? Pagka pinasok mo sa laminator, yung tawag dito, print out nyo, tapos nilagyan natin ng photo top. Yan. Maganda yung pagka, ano niya, pagkadikit. So, yan siya. So, yun pala, tawag dito. Pagkatas nito, ikakat natin. Pwedeng scissor naman ang gamitin natin kasi ikakat lang natin siya sa gitna. Asan ang scissor ko? Ayan. Cut natin. Ayan. Sakto lang guys ha, ang pagkat yung maipapasok natin siya sa PVC die cutter. So kahit hindi siya parang kahit hindi siya pantay, basta ang mahalaga yung papasok siya sa PVC die cutter. Yan. Tapos, set aside lang. Itabi lang natin siya. Tabi lang natin yung nagawa natin na, ano, na layout. Then, asa lang ito. Itong PVC board. So, ikat ko sa gitna, guys. Teka lang, gagamit ako ng ano, paper cutter. Make sure ay i-unplug nyo yung laminator for safety, guys. Yan. Tapos yung board natin, guys, may plastic to. Back to back. So mamaya itatanggalin natin. Ano kasi may adhesive siya para dumikit. Para dumikit yung ano natin. Para dumikit yung ano natin. Para dumikit yung ano natin. What? What the? Ayan. Kakat natin, guys. Ayan. Diba? So, ayan. So, eto. Itong part na to, dapat kakasya siya sa PVC die cutter natin. Okay? So, isa lang naman yung hulmahan natin. Diba? Isa lang yung cutter natin. So, kahit hindi natin sabay siyang ikakat, kahit unahin to or unahin to, pwede. So, ayan guys. Unahin ko munang ikat yung PVC board natin. Ayan. So, pasok siya. Ay, nahulog. Yan, guys.
Nakat na natin siya ng size. Tapos tong ano natin, tong design natin, ikat din natin. So, bahala na kayo guys na mag-adjust. Kung walang makakat na ano, na dun sa design nyo. Ayan. So, yung akin, wala namang makakat. Sa center ko lang. So, ayan siya. Ayan. Nakat ko na siya. So, meron tayong dalawang material. Yung PVC board at saka yung glossy photo paper natin na nilagyan natin ng photo top. So, ngayon, guys, di ba ang sabi ko, eto, meron siyang plastic. Kasi may adhesive siya. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung plastic. Ito tayo, para may space tayo. Meron tayong pwesto. So, ano, madikit siya, guys, ha? So, i-ano nyo lang ng nail nyo. Yan. Yan. Ayun, nakita nyo, may natatanggal. So, tanggalin lang natin. Wait lang. Wala akong kuko. Hindi ko siya makuha, ha? Wait lang. Yun. Yan. So, nakikita nyo, guys, may plastic siya. Yan. Tapos, ito, guys. Yung design natin, ayan. Make sure na, balik tayo dito. Kayo na lang mag-adjust. Make sure na pantay. Yan, idulo-dulo lang natin. So guys, itong tinuturo ko, ano ah, ito yung pinakamadali na kahit mano-mano, pero makikita natin na quality yung magagawa nating product. So ayan. Ayan, medyo pinapawisan na guys yung ano, napapansin nyo ba? Pasmado ako. Ayan. So, ayan guys. Ayan, meron na naman pong motor. Ayan. Jaran! Ayan guys, meron na tayong nagawang photocard. Diba yung photocard natin, hindi lang siya matte paper. Okay? Kagandahan niya, mas makapal siya. Yan, mas makapal. Tapos, may photo top siya. So, yung design niya sa loob, iwas siya sa mga scratches. So, diba, ayan o. Kasi meron siyang, yun yung ano ng photo top. Nakalagay nga dito, diba? Ayan. Protection from scratches. Makes picture waterproof. So, hindi naman sinasabi na talagang hindi mababasa o ano. Papakita ko sa inyo na waterproof siya. Basahin natin. Ay, bubbly! Ayan. Ayan, guys. Diba? Kikita nyo, tumatalbog yung tubig. Ayan. Tumatalbog siya. Okay? Hindi siya na basa. 'Di ba? Kahit papaano nagla-last yung printout natin. So yun yung kagandahan, guys, kaya shinare ko to sa inyo na pwede nating ibahin yung materials. Pwede tayong mag-improvise ng lalo na ngayon parang ano in demand yung mga photocard ngayon, may event yata sila. So ayan. Ayan yung parang naisip namin gawin. Then ma-share sa inyo. Okay? So, yun guys. Basa ako. Ayun yun. Parang after ng long vacation namin, tapos ngayon medyo loaded, pero isiningit ko pa rin talaga na gumawa ng video na ma-share sa inyo para naman may bago tayong matutunan. Okay? So, guys, maraming salamat. Kahit gusto ko pang magbasa ng mga comments kasi ang dami nating comments, nakakatuwa. Actually, masayang-masaya ako kasi parang ang daming ano, may mga new subscriber ako, tapos maraming nagko-comments. So parang nakakatawa ng puso, guys, na talagang tinatangkilig
tinatangkilik niya yung YouTube channel ko. Ayan, nagkabulol-bulol na ako. Okay? Siguro sa susunod yun ang gagawin ko. Magbabasa ako ng comments, then reply ko. Basta, lagi ako mag-iisip ng videos para sa inyo, guys. Okay? Muli, ito si Irene ng Feel Good Business TV. Para sa mga susunod kong gagawing videos, kung gusto niyo ma-notify, subscribe lang or pindutin niyo yung bell button. And guys, laging comments nang talagang na-appreciate ko siya. So, na-inspired talaga ako. Tsaka mas nag-iisip ako ng mga gagawin para sa inyo. Okay? Maraming salamat and God bless everyone.